At ang revenue sharing o yung paghahati sa makita ay magsisimula on February 1, 2023. Ito po yung dalawang paraan para tayo ay ma-monetize. Nandito po. At ang ikalawa pong paraan ay to have 1,000 subscribers at magkaroon tayo ng 10 million valid public shorts views. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay hindi po tayo magluluto. Pag-uusapan po natin yung dalawang paraan para makasali sa YouTube Partners Program. Yung pong gustong ma-monetize ang kanilang channel ay kakaroon na ng pagkakataon sa pamamagitan ng YouTube Shorts. At ang revenue sharing po ay magsisimula February 1, 2023. Okay. Starting in mid-January 2023, updates to YPP will open access to partnership for more creators and give all partners more ways to make money in shorts. Yun nga sinasabi, simula mid-January 2023, magkakaroon na updates. Ini-introduce po nila ang bagong threshold o yung paraan para maging eligible sa YouTube Partnership Program. Ito po yung dalawang paraan para tayo ay ma-monetize. Nandito po. Sinasabi dito na ang unang paraan ay magkaroon po tayo ng 1,000 subscribers at 4,000 valid public watch hours in the last 12 months. At ang ikalawa pong paraan ay to have 1,000 subscribers at magkaroon tayo ng 10 million valid public shorts views in the last 90 days. Magkaiba po yun, no? Yung isa ay kailangan nyo ng hours. Oras po ang bibilangin, 4,000 watch hours. Yung pong ikalawa ay 10 million public short views. Views po ang pinag-uusapan dito, hindi hours. So magkaiba po yun, no? So ang unang paraan, 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Or just the same one, you have 1,000 subscribers and 10 million valid public short views. Views po itong pinag-uusapan dito, 10 million views. Sabi dito, no, keep in mind that any public watch hours from shorts views in the shorts feed won't count towards the 4,000 public watch hours threshold. Ano pong ibig sabihin? Yung pong views ninyo sa short ay hindi po siya mabibilang para doon sa inyong 4,000 public watch hours. Magkahiwalay po ang long videos at ang short videos. Hiwalay ang bilangan ng watch hours ng long and short videos. Paano kaming mga monetize na? Kailangan pa bang makakuha ng 10 million views to monetize in shorts? Maganda pong tanong, di po ba? Hindi po. You are already monetized. Kung monetize ka na, hindi na po kailangan. Just create short videos and you're already monetized. So, papadalahan po tayo ng panibagong agreement mid-January at pipirmahan po natin yon na naka-incorporate na doon yung agreement sa short videos. At by February, mag-start na po yung monetization ng short videos. Ulitin ko po, yo. Ad revenue sharing for shorts begins on February 1, 2023. At wala pong magiging pagbabago sa monetization ng mga long videos natin. Pareho rin po. So again,
kung monetize na tayo, hindi na natin kailangan kumuha ng 10 million views para ma-monetize na natin short. We are already qualified. We are already monetized. Ang kailangan na lang natin gawin ay gumawa ng short videos and accept the relevant agreement in order to share ads revenue on shorts. Kailangan po nating revisahin yung bagong agreement para po makabahagi tayo ng revenue sa ads ng shorts. Tapos pirmahan po natin yon at that's it. Short is another way for creators to make money on YouTube in addition to other revenues from long-form videos. By making short videos, ay kikita tayo maliban dun sa long videos na ginagawa natin. Sana po ay nalinaw yung may mga katanungan, at ang alam ko nung question lang dito na dapat na malinawan ay tayong mga monetize na ay kailangan pa bang makakuha ng 10 million public short views para ma-monetize yung shorts? Hindi na po, kasi monetize na tayo. All we need to do ay revisahin yung bagong agreement na darating, tapos ay pirmahan natin kung saan nakasaad na rin doon at nakasali na doon yung mga short videos. Hello guys, thank you for watching. See you on our next video. Thank you for watching.